Magandang araw, this is Doc Sharon from Family Doc and kasama ko ngayon si Mami Angie. Sa mga mommy followers natin, ang pag-uusapan natin ngayon is about vaccination. Na-experience nyo na ba yung napakahirap na dalhin si baby para magpabakuna? Yung tipong ilang oras na ayaw pa rin magpaturok ni baby. Yung ayaw pumasok sa consult room at kailangan mo talagang hilahin para makita lang si Doc. And kaya ngayon, nandito tayo para magbigay ng ilang tips paano mapakalma ang ating mga babies pag babakunahan. Yung mga babies, kalmado pa naman sila. Wala pa kasi silang alam na fear. But at toddler age, meron pang mga boosters at meron pang yung annual na flu vaccine. And this is where our tips may come in handy. So, for the first tip, honesty is the best policy. Tell your kids the truth pag magpapabakuna. Huwag tayong magsisinungaling. Tell them that they will go to the doctor to get their shots and that it will hurt a little bit. Pero saglit lang naman yon. After that, tell them that it will make them healthier, stronger, and maybe they can play a little longer kasi they will get sick less. So Doc, kailangan ko bang i-mindset si Miguel ng 1 week before may schedule namin vaccination? Well, less is more. Let us not build up the worry. Kasi the more na nag-worry sila, na build up mo yung isang linggo na iniisip niya na babakunahan siya, mas magiging traumatic para sa kanya. Also, ikaw ba ay kasama dun sa mga mami na ginagawang punisher ang mga doktor? Nako, Doc, hindi. Feeling ko nga gusto maging doktor ni Miguel paglaki. Very good. Kasi may mga parents na ang sinasabi, yung doktor nila ay magpaparusa sa kanila. Yung nagsasabi na lagot ka, pupunta ka na sa doktor, i-injectionan ka ni Doc. So let us not do that. Para hindi traumatic sa kanila yung experience of going to the doctor for their vaccination. You can opt to bring yung favorite toy ng inyong anak during vaccination or if you have a storybook na gusto niyang binabasa. And kapag distracted na si baby, that's our cue to give the vaccine. So Doc, paano yan kapag after kasi ng vaccination ni Miguel, parang namaga yung both legs niya. So ano palang dapat kong gawin kapag nakita ko na mamaga na parang hindi na siya at ease doon sa nararamdaman niya? That's a good question, Mami Angie, no? We should always provide relief even before ibibigay yung shots. Ibig sabihin, kakalmahin natin, isusoothe natin si baby, whispers lang, huwag sisigawan, and maybe yung favorite niyang lalabay. And common yon na nagkakaroon ng slight swelling, tenderness, sa iba, nagkakaroon ng mild fever. You can always give paracetamol and cooling packs dun sa mga site na namamaga. So lastly, consider giving your kids rewards and treats. Pero mommy, make sure na kapag nag-promise ka, ibibigay mo talaga yung rewards and treats. At sa mga mommy followers natin, welcome na welcome po kayo sa Family Doc para sa bakuna ng inyong mga kids. Sa Family Doc, alaga kayo ng aming mga doctors na family medicine residents na gumagabay sa inyong kalusugan, bata man o matanda. Don't forget to like our Facebook page, Family Doc PH. This has been Doc Sharon and Mami Angie, bringing better care closer to you.